crucial dito for si Boy, kailangan nila magamit kung yung pinaka-purpose ng prank. Kung ginagamit kasi prank ko ngayon, pang-delay. Pang-delay, no? Yung pang-agaw or pang-kuha ng buff na sa afternoon, mare-reset. So they have to maximize that if you are Team Seaboy. Ayan na, ayan na. Si Bobo Bazin, ayan o. May ritual o. Nagre-ritual o. Tatlong ikot. Tatlong kasi ikot. Pro player. Shadow boxing. Tama, shadow boxing muna. Ayan. Basta itong mabilis na ikot. Ayan, dapat ikot-ikot. Kumbaga, inaamba niya muna sabay bago siya ikot. Pinapractice. Pinapractice lang, practice lang. Practice lang muna. Anyway, for the side of Seaboy. So, hindi muna tayo makakakita ng usual. So, there is a change in terms of our roles. So, this is Haji. Ay! Ibinigay na Haji Ling! Haji as the jungler. It's been a while! Ang tagal na natin hindi nakita ang Haji Ling. Nako! Ito yung ano eh, M2 Haji version eh. Oh, kumbaga makikita natin ngayon kung bakit siya tinawag na sa KDA machine. Tignan natin ha, set up to para sa prangko, Chantel ha. Oo, oh, kumbaga talagang kailangan niya magbigay ng vision dito. But for Shark, again, kinomend natin siya kanina ang game number 1. Again, ang ganda ng ginagawa niya ngayon. Napakalaking importansya ng mga slows niya. Correct. Super slow talaga para kay Shark. Si Shark din, nag-iba ng ano, no? Hindi na siya setter ngayon. More on the utility support. Magnanakaw si Imam. Naku, gaano kaya kalupit si Imam ngayon magaling? Kasi yung galawan niya, alam ko naman, Chantel, minsan nagpo-post 5 ka din. Iba rotation ng post 5 sa jungler eh, di ba? Kumbaga, mag-iiba yung pinakapupuntahan mo. Kumbaga, lagi kang pa-opposite. Okay. Pagka yung post 5 mo kasi, nasa ibang side, tapos nakita na apat na players ng BTK, kunwari yung nandun, automatic doon ka sa may bot para meron conversion or more on mirroring. Oo nga, mirroring na galawan. Pero syempre, hindi naman magpapatalo si Imam God, Mr. Ayan. Raji, dyan, kabisado niya na, umiikot-ikot pa nga siya. Mobile Zane coming in with a twirl, as Soto will use the ultimate to get out. There's your dawning light. Soto is low! Makuha ni Mobile Zane yung turtle, lamang! Ang BTK sa early engagement, Haji! Makaka-out pa siya, hindi na! That is a double kill para dito kay Zia. Sumak to din ang kanyang dawning light kanina para mapigilan dito ang positioning ng side ng Team Seaboy. So medyo kumakapa-kapapa, napakatagal din na nakita natin na si Imam na ang ginagamit is more on the post 4 and post 5. So this is a very, very different rotation for him. Kaya kakaiba, no? Medyo ano, no? Sa tagal mo nang naglalaro ng support or ng tank, eh, in a way, pwede nating sabihin na may onting kapa si Mr. Imam dito sa jungle rotation na to. Kumaga parang na-miss niya din to. So medyo kailangan muna niya ipakita. Pero nga lang sa top lane natin, White Chicken is still alive. For Team Seaboy, medyo wala pang conversion ng kanilang mga set of plays against BTK. 2-on-2 ang laban sa top lane. Here comes Imam. Ay, nag-miss! Ang Renner's Passion na meron. Si Mr. Soriano. Kalmado lang muna. Nibiru's Passion, I mean. Kalmado lang muna dito for the side of Team Seaboy. Kailangan nilang makakuha ng mga mas malalaking objectives against BTK. But for the side of BTK, na ma-maximize nila, having Shark as the Rafaela, and even for Mobazin. If I'm not mistaken, si Mobazin talagang even mauso yung Balmond. Gumagamit na talaga siya ng Balmond. Balmond, yeah. Si Mobazin ay sanay sa mga jungle na hindi flashy. Yes. More on malapit sa mga jungle heroes na madalas ginagamit ni Kuya Wise. Yes, tama. Kaya talaga na medyo similar kasi nag-YSS din siya. Nag-Roger. Nag-Roger din. More on the marksman before. More on the marksman. Pero killer type siya eh, di ba? Hindi siya yung parang utility talaga. Which is, I think Balmond ay pasok doon 50-50. In a way, makunat, tagaset. Pero may last hit potential. Sakto, kumbaga, sa mga pwede niyang gawin against Team Seaboy as BTK will try to start this turtle objective na itigip na lang ng Team Seaboy as Imam ay magpo-focus na lang para pigilan dito ang jungler ng BTK na makuha kanyang jungle. Napanood na natin to. Ito lagi na lang. Oo, ganito ang nagiging sitwasyon ng Seaboy team early game. Na in a way na out-rotate talaga sila. Hindi nga out-rotate eh, out-objectives. Parang ganun din actually, even on game number 1, very ganun tight din. Siya. But on difference, makikita natin early part of the game na labang talaga si BTK. Correct. Hanggang sa nagkaroon na lang ng paghahabol dito ang Team Seaboy. Pero top lane natin, Gonzales now low on life, hapsi White Chicken, ay magkakaroon na
free hit. Ginawa ni... Pero nga lang, secure kill okay. Para sa kanila. Ginawa ni Virus Fashion, Imam with the Tempest of Blades. Napakatagal natin, hindi nakita yan. Uzi, popping the bat space. Seaball is now on a roll, getting two kills. May onting bawi pa rin si Zia. Zia will survive! Op. Dawning Light, just to clear the wave. Magpupush ka na ng Seaball sa top lane. Pabilis na magpush dito ang Team Seaball, knowing that they have the Beatrix sa kanilang lineup. Moba Zayn, actually, gusto niya talaga i-save yung Torres. Yeah, yeah. Ginamit niya yung Retribution just to kill that minion. Yeah. And for that, Team Seaball, medyo magkakaroon muna ng changes in terms of rotation. Yeah. Even for BTK aray. Naman, ang sakit na ni Moba Zayn, actually. Sakit! Oh! One more hit! Napamali ng timing, pero yung Dawning Light ay nandyan. Hindi na nga kailangan. Dairot with the abstract step. As the Dawning Light will also hit Ichiji. Nakakuha pa ng extra kill Dawn, BTK. Getting kills. Napakalalim ngayon ng BTK. Ang ganda nung tandem dito ng Moba Zayn. Yun nga eh. And even na Shark. Movement speed. Tapos kung gusto mo tumakas, napakadali lang para sa'yo. And Team Seaball right now, even for the Savior, magiging mahirap para sa kanya later on. Napasukin basta-basta. So they need that hook from Gonzalez. At sa may bottom lane, ginamit na kanya ng conceal pa lang. Ichiji. Oh no, grabe. Spider senses from Ichiji. Flicker bite ay hindi tumama mula kay Gonzalez. Ichiji, this guy. The Filipino import ng BTK. Naramdaman eh. Naramdaman na outplay niya yung tatlo. Oh, imagine that was a conversion supposedly for Team Seaball. Pero nga lang sa may bottom lane, that is a turret secured para sa ating team. Maliit lang ang kalamangan ng BTK in terms of gold. Pero yung mga bigger objective like wow. This turtle again ay masisecure nila. 3K gold lead para sa side ng BTK. Great rotations na pinapakita ni na Moba Zayn. Plus, you also have Zia na maganda rin yung wave clear. So, this is all-out map control para sa side ng BTK. Remember, yung galawan ng Seaball, ito yung marang ube type talaga na sama-sama. And isa sa mga heroes na magandang pang-counter sa ganyan ay ang Savior with the second skill at Dawning Light. Sakto eh, kumagay yung pinaka-crowd control. Pero sa Moba Zayn dito ang pwedeng hulihin ng side ng Team Seaball. Napalalim sila dito ha, napalalim nga lang. Kailangan nilang panindigan. Pero nga lang Uzi with that kill, may iwan pa dito si Zia. Medyo malalim this time ang side ng BTK. Ooh. Dawning Light, hindi tatama kay Gonzalez. Nandun si Imam. Imam, makakuha ng isang kill. Pero actually, si Uzi pala yun. That is double kill for Uzi. Ang lalim ni Moba Zayn. Pero ang plano is to give Ichiji the side lane push. Kailangan dito ng Seaball na mabawi mga objective na nakuha sa kanila ng BTK. That is the second tier turret sa may top lane. And I kind of feel like for Ichiji, grabe yung game sense niya dito. Knowing na nandun yung mga kakampi niya sa may bottom lane. Na maging natin medyo napalalim. Pero ang naging conversion na lang niya was to clear the minion wave. Kung kaya niya makabawas sa mga sa torre, automatic pupush siya doon. So again, for BTK, ang ganda na kanila nagiging rotation ngayon. Alam nila kung ano yung at stake, if they go here or not, or kung pupo naman sila dito, ano yung magiging sagot sa kanila ng Seaball. Ibang objectives na meron ngayon ng BTK, mahusay talaga. Ang galing ng commands, for sure. And also, Ichiji bilang isang XP laner, creating some space para sa team niya, para magawa yung mga commands na to. Kasi kung wala si Ichiji with those split pushes, kaya rin kasing kumil ni Ichiji eh. So talagang threat ang isang Dairot sa game na to. And nahihirapan ang Team Seaball. Let's see kung makakahuli sila. They need a pick-off from Gonzalez. Kumaga, more on mirroring din ang ginagawa natin mga teams. Pero tama yung binanggit dito ni Manjin. Talagang mirror. Mirror na setup for the side of Seaball sa ating laban. And this is very intense. Knowing that this is just 9 minutes, pero halos wala talagang death score for our team sa may top lane. Naramdaman na naman ni Ichiji na mayroong player dito from Seaball. Galing ni Ichiji talaga. Na gusto talaga. Kumuha sa kanya. Pangalawa na yun, ha? Grabe. Nice setup para sa side ng BTK. Mula doon si Ichiji, mabubuhay pa siya. Ichiji, pumalag na lang! Ay! Abyssal Strike. Nakakuha pa siya ng isa. Ichiji. Nag-audition na talaga sa side ng BTK. Again, for Ichiji, naramdaman niya. Sabi niya dito, hindi pwede makuha siya nang hindi siya makakasecure ng kill for Team BTK. But look at the damage of Zia. That is 3-1-0 for the Savior. Oh. And again, that is Soriano down for...
for Team Seaball. Pero si Imam gagawa dito ng paraan para mapigilan yung Lord na mag-march in sa may top lane. Okay. Pwede. Madali pa for Seaball. This is Cecilion. Yeah. Uzi with it, one death. Yung stacks niya dito magiging continuous. At level 1 Lord yon. So pinatumba lang ni Imam. Dire-diretso lang ang stacks ni Uzi. Pero hindi talaga makahuli si Gonzales right now. Yun talaga yung gusto sana ng Seaball. To get the Franco hook. Malaking bagay kasi yung displacement dito ng Franco hook. So, feeling ko mamaya activated na yun eh. Kumbaga, inaano pa ngayon, sila sandpaper pa muna. Yeah. For the side of Team Seaball, but imagine kung makuha lang dito is Zia. Pero grabe yung damage ni Zia. Doon talahat agad. Knowing that time sa tank. Yeah, Mystic Field to the first kill combination from Zia. Seaball ngayon ay maghihintay muna ng opening as BTK will pressure out the bottom lane. 90 seconds onto this Lord, BTK. Pwede natin sabihin, grabe yung pressure ng BTK dahil iilang mga players lang talaga ang nagpapakita. Pero yung nga lang, si Shark, ginamit na kanyang flicker, pero yung nga lang, the damage of Zia, nandun ang disiplina ng Seaball. Ang sakit, no? Oo, at nako, di pa rin makahuli. Isa pa. Nahihirapan si Gonzales, masyadong slippery ang side ng BTK. 8-5 is the scoreline. Uncle Eson is watching right now. No. So for sure, naturuan ito si Gonzales ng mga Franco na galawan. Pero prepared ang BTK para maiwasan yung mga Franco hooks na yun. Kumbaga, alam nila kung saan dadaan dito yung mga hooks ni Gonzales. Nagana feel like for Team Seaball, napakadali para sa kanila na mag-contest ng Lord knowing that they have long-range damagers sa kanilang team at hindi din talaga sila nagko-commit. Mabilis lang for them. Correct. To clear the minion wave at mapansin natin ngayon, that is the Lightning Truncheon plus Divine Glaive. So more penetration sakit dito ang gustong kuhanin ni Uzi. Most probably, since meron siya dito na pang spell bump, that is going to be the Ice Queen 1 para if ever na may pumasok for the side of BTK, merong may slow. May slow. Na kay Uzi ang bola. Nasa Cecilion ang bola. Late game Cecilion. Ano na ba ang score ni Mr. Aeon Uzi? 4-1-1. There's your conceal. Si Ichiji nandito. Ichiji. Flicker para kay Gonzales. Oh my G! Ichiji! That is the third time para dito kay Ichiji na makatakas dun sa setup lane ng Team Seaball. Pero dinirecho ata. Hindi dinirecho ata ito ng side ng Seaball. Imam, mabubuhay ba si Imam? Tempest of Blades. Imam, buhay siya. Pero libreng Lord ba ito para side ng Team BTK? Libreng Lord nga. Seaball taking the tower. Ichiji with the spider senses. Apat ang sumugod. Flicker out lang ang kailangan. Ginamit ang conceal, ginamit ang flicker, pero nakatapos pa rin. And Team BTK right now, meron pa silang Lord for Seaball ang kinagandahan doon. Nakakuha sila ng inhibitor turret. So medyo makakunat na minion ang kanila madadala dito. Pero si Shark, with a flicker in, tapos set a play pa, para sa kanya. May imotaki si Gonzales, pero sa may banang record. Crit dito para kay Ima, pero may kita. Again, White Chicken with those criticals. Habang meron na naman na critical damage. Ginamit ng torn apart memory as White Chicken will take that triple kill against Seaball. Look at the burst damage na hinahatid ng BTK. At mukhang uhaw na nga sila sa dugo ng side ng Team Seaball. Marireset ang laban na to sa best of three, BTK. Burst after burst, it's a GG. Taking game number 2. It's a GG indeed. 1-1. At may kita naman natin for BTK, a disciplined performance. But Ichiji talaga. Ichiji talaga.